Nag-uumpisa noon ang Jujutsu Kaisen sa isang opening kung saan makikita natin si Yuji na nasa isang tren at ang tanging kasama lamang niya ay walang iba kundi si Sukuna. Matapos ang maraming kabanata, nakita natin ngayon si Yuji sa isang rilis ng tren kasama lamang muli si Sukuna. Ang kahulugan nga ba nito ay ang nalalapit na pagwawakas ng kanilang kwento? Yan ang pag-uusapan natin ngayon at hihimay-himayin ko sa inyo ang pinakamalupit na foreshadowing na makikita sa chapter 264 ng Jujutsu Kaisen. Matapos maibalik ni Sukuna ang kanyang mga naputol na kamay, nakuha niya agad ang kalamangan sa laban nila ni Yuji. Pero biglang nanlaki ang mga mata ng King of Courses nang makita na gumawa si Yuji ng hand seals at nagbukas ng sarili niyang domain expansion. Nakatitiyak ako na ang sunod na parte matapos buksan ni Yuji ang kanyang domain expansion ay hindi pa talaga na ipapakita sa kwento. Bagkos, tumalun tayo sa eksena kung saan meron ang isa kanila Yuji at Sukuna ang napuruhan dulot ng domain expansion. Sa tingin ko, ang domain expansion ni Yuji ay nagtataglay ng isang napakalakas na surehit effect na puminsala agad kay Sukuna matapos mabuo ang barrier. Pwedeng ang surehit effect ng domain expansion ng ating bida ay konektado sa pagiging isang perfectong vessel ni Yuji, na kahit na anong kaluluwa na nasa loob ng kanyang domain expansion ay may ikukulong niya sa loob ng kanyang katawan. Pwede din namang meron itong kakayahan na pahintulutan si Yuji ang pasukin ng mismong kaluluwa ng isang nilalang upang makausap si Megumi, kapareho ng kayang idulot ng mga suntok niya sa chapter 251. At posible na ang surehit effect ng domain expansion ng ating bida ay nagmula sa dismantle ni Yuji na kayang putulin ng mismong kaluluwa ng kahit na sino katulad ng ipinakita niya sa chapter 263. Malaki ang posibilidad na nagtagumpay si Yuji na mailigtas si Megumi mula kay Sukuna sa pamamagitan ng pagpinsala sa mismong kaluluwa ng King of Courses. Nagtagumpay siya sa misyon dahil bukod sa lakas ng kanyang surehit effect, malapit na ding bumigay ang katawan ni Sukuna kaya naisuko na ng King of Courses sa mga daliring kinain niya gamit ng katawan ni Megumi. Aminado din si Sukuna na sobrang epektibo ang mga pag-atake ni Yuji kontra sa kanya kaya sobrang iwas siya dito. At binigyang halaga din sa chapter 264 ang pagkasabi ni Gojo na ang mga teknik na inilagay sa domain expansion ay tiyak na tatama sa target na nasa loob. Nagpapatunay na hindi talaga napigilan ni Sukuna ang surehit effect ni Yuji, kaya nailigtas nito ang kanyang kaibigan. Maaaring si Megumi ang sinisimbolo ng isdang nasa harapan ni Yuji sa opening ng anime, at ang pagpinsala ni Yuji sa kaluluwa ni Sukuna ang maaaring rason kung bakit nagising ang King of Forces sa espasyo na nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Naniniwala ako na ang train station kung nasaan sila Yuji at Sukuna ay katulad ng lugar kung saan napunta ang mga karakter na nag-aagaw buhay o tuluyan ang napaslang sa istorya. Nasabi ko ito sapagkat kung ito ang domain expansion ni Yuji, dapat ay alam ito ni Sukuna bilang siya ang King of Courses. Dapat ay gagamit na agad siya ng Hollow Wicker Basket at dapat ay hindi magbabago ang kanilang mga hitsura. Kapareho ito na nangyari sa mga nasawing karakter ng istorya kagaya nila Choso, Nanami at Jogo. Pero sa pagising ni Sukuna, hindi niya gamit ang katawan ni Megumi o ang orihinal niyang anyo. Isang bagay na lubhang nakakapagtaka. Maraming posibleng rason kung bakit nangyari ito. Una, maaaring dahil ang daliri ni Yuji ang ginamit ni Sukuna para ipakain kay Megumi at saniban ng katawan nito. Hindi ang katawan ni Megumi o ang orihinal na anyo ang gamit ni Sukuna ngayon bilang napaghiwalay na nga sila ni Yuji. Posible din naman nakatulad nila Kashimo na ang reincarnated form at si Gojo na ang kanyang mukha noong siya estudyante pa ang ginamit, napunta si Sukuna sa katawan ni Yuji dahil ito ang kanyang unang naging vessel. At ang pangatlong rason kung bakit nagising si Sukuna sa katawan ni Yuji ay dahil patunay ito na kambal ang kanilang mga kaluluwa. Sinabi ko sa inyo noon sa isa kong teorya na kinuha ni Kenjaku ang kaluluwa ni Jin Itadori para isil ito sa katawan ni Yuji bilang ang ating bida ay isang buhay na daliri ng King of Courses. Nangangahulugan ito na si Yuji ay hindi lamang pamangkin, kamag-anak o kadugo ni Sukuna. Kambal talaga silang dalawa. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit kahit sa init dome ni Sukuna, mukha ni Yuji ang kanyang gamit at hindi ang orihinal niyang anyo. Ito din ang rason kung bakit kapag natamaan si Sukuna ng mga pag-atake pumipinsala sa kanyang kaluluwa, naaapektuhan din si Yuji. At ito ang punot dulo kung bakit pareho silang napunta sa train station. Dahil simula sa sinapupunan hanggang kamatayan, kambal at magkasama na ang kanilang mga kaluluwa.
Matapos mapunta sa train station, nakita ni Zuko na si Yuji at sinabi ng binata sa King of Courses sa mga salitang let's go, na para bang niyayaya niya si Zuko na sumama sa kanya dahil magtungo sila sa kung saan. Ang train station kung nasaan sila Yuji ay tinatawag na Kitakami Station. Ang Kitakami sa salitang Ingles ay nangangahulugan ng going north. Nagpapaalala ito sa atin ng dalawang pinagpilian ni Gojo sa chapter 236. Ito ang going south at going north. Ayon sa paliwanag ni Kento Nanami, kapag nagtungo si Gojo sa north, mahahanap niya ang bagong version ng kanyang sarili. Sa madaling salita, ang pagising nila Yuji at Zuko na sa train station na papuntang norte ay nagsasabi sa atin na magtungo ang dalawa sa isang lugar kung saan hahanapin nila ang bagong version ng kanilang mga sarili. Sa tingin ko, matapos buksan ni Yuji ang kanyang Domain Expansion, nadiskubre nila ni Zuko na ang kanilang pagiging magkakambal. Dahil dito, sinunod ni Yuji ang bili ng kanyang lolo. Ito ang pilitin ng kanyang apo na mapaligiran ng ibang tao sa oras ng kanyang kamatayan. Kaya, sinamahan ng binatang sorcerer si Sukuna sa huling yugto ng kanilang buhay. Sinabihan ni Yuji ng tara na ang King of Courses upang pasamahin ito sa lugar na babago sa kanila. Ang lugar na ito ay posibleng ang nakaraan ni Sukuna. Sasakay sila sa tren at isa-isang pupuntahan nila Yuji ang mga mahalagang yugto sa buhay ni Sukuna. Kung sino siya noong bata pa siya, kung anong mga pangyayari ang nagbigay sa kanya ng dahilan para maging masama, at kung ano talaga ang kanyang layunin sa mundo. Sa pagbabalik nila Yuji sa nakaraan, unti-unting babaguhin ang ating bida ang pagkatao ni Sukuna at ipaiintindi niya dito ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Kapag natapos na ang paglalakbay nila Yuji at Sukuna, tiyak na ipapakita na ng kwento ang naganap sa loob ng Domain Expansion ni Yuji kung saan makikita natin kung sino ba talaga ang tuluyang napaslang. Pwedeng malaman natin na namatay si Sukuna at buhay si Yuji. Maaari ding kabaligtaran dahil si Yuji ang nasawi sa pakikipaglaban matapos niyang iligtas si Megumi habang si Sukuna ay bumalik sa pagiging daliri. At posible din namang pareho silang sumakabilang buhay. Si Sukuna ay diretso sa impyerno kung saan siya nababagay, samantalang si Yuji ay sasalubungan ng mga namayapa niyang kaibigan, kapatid at magulang. Nakakasabik malaman kung ano ang mga susunod na pangyayari, kaya sana ay huwag niyong kalimutang i-hit ang subscribe button o mag-follow sa ating mga videos, sapagkat bibigyan ko agad kayo ng update sa oras na ilabas na ang mga bagong kabanata ng Jujutsu Kaisen. Shoutout muna kanila! Clarence Savilio, Lorenzo Longbayan, Rishan Claudio, pati na rin kanila Jolas Balaguer, Cholo Guarda, Ruan de la Cruz. Ito po ang paliwanag ko sa posibleng kamatayan ni Yuji at Sukuna. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE, hanggang sa muli!